Bida-bida ako. Ako lang talaga. Pangit ko. Sakit naman nun. Uh-oh. Nakakatuwa naman siya. Hi mga kapamilya. Ako po si Miles Ocampo at samahan niyo akong balikan ang ilan sa mga spoof at skits ng Goin Bulilit na nagpatawa at nagpahalakhak sa inyong lahat. This is Kapamilya React. Kaya magtatapat na ako. Ano yun, mahal ko? Nagtaksil ako. Na iba akong babae. Alam ko. Alam mo? Oo, kaya nga kita nilason eh. Okay. First video, si Iggy Boy po ang lagi kong kapartner sa Goin Bulilit. Sa tatandaan ko ng Goin Bulilit ako, marami akong eksena na paos ako. Makikita niyo po ako sa taping. Meron akong scarf sa leeg. Inihigop ko na yung hot water sa labat, no ma? Tapos bawal ako magsalita talaga. Kasi pagdating ng ganong oras, wala na akong boses. Tapos, kahit anong gawin kong tahimik, walang nangyayari talaga. Talagang lagi akong paos. So, etong eksenang to, malamang malapit na mag-ganong oras. Kaya, boses. Ipit na yung boses ko. Nakakatuwa kasi yung Goin Bulilit po. Parang ano yun, mga bata kami. Tapos yung mga ginaganap pa namin. Mga matatanda. So, nandyan yung may mga episodes kami na may gaganap na presidente, may gaganap na mga mayor, ganyan. So, yun talaga yung naging ano ng Goin Bulilit, mga batang umaarteng matanda. Tapos, tatandaan ko, sa Goin Bulilit, kapag ang roles mo, mga nanay ka na or teacher ka na, ibig sabihin, malapit nang matapos ang maliligayang araw mo. Pero, ewan ko, kasi siguro kaya ganito yung mga eksena na namin, kaya ganito kami kabubbly, ganito kami kakulit lahat. Kasi parang feeling namin dati, laro lang siya. So sobrang ini-enjoy lang namin yung bawat taping namin. Sisisi ako! Ang bababa ko! Dahil pinaksanan kita! Alam ko! Dahil ilab ako sa iyo noon, hindi ko nalang pinansin ang pagkabababa! Pangit ko. Yun yung napansin. See, sabi ko sa inyo, lahat ng ano, paos. Tapos ang arte-arte ko talaga, no? Pag nanonood ako ng Goin Bulilit, hanggang ngayon naaartehan ako sa sarili ko. Ang dami nangyayari sa face ko na nung mga lumalaki ako, nadadala ko pa rin sa kaya. Sabihin ako, oh, Miles, yung Goin Bulilit acting, iwasan. So, natatandaan ko po before ng Goin Bulilit, papadala yung script sa amin the night before our shoot. So, pag nakita niyo yung scripts namin tuwing taping ng 12 ng Saturday, makita niyo po yung scripts namin, padamihan niyo ng tupi. Kasi ibig sabihin, kung ano yung nakatupi, ibig sabihin, ganun karami yung lines mo or ganun karami yung gags mo for that episode. Basta yun yung lagi namin yung look forward every taping. Pagandaan ng scripts. Tapos, ewan ko po, nung bata ako, no mami, tsaka nung bata ko, hindi ako tinuturuan ng nanay ko. Nang, di ba, yung usually yung mga nanay tinuturo kung paano ilaline, paano i-deliver yung mga gags, yung mga lines. Ako hindi. Bida-bida ako nung bata. Bida-bida ako. Ako lang talaga. Hindi ko alam. Tapos mas mabilis ang mag-memorize dati. Pati umiyak, natatandaan ko dati, kinakwento ng mga cameraman namin, meron kami ginawang show, mga angin na walang namin. As in, dati kaya ko umiyak 10 seconds lang. As in. Ngayon, kasi syempre dati, ang iniisip mo lang, iiwanan ka lang ng nanay mo, ganyan. Pero ngayon, marami ka nang kailangan isipin sa character mo, para ka umiyak. Ano po yan, ma'am? Ate, plan mo kong kape. Yung puro, ha? Sandali lang po. Ito na po yung kape nyo. Teka, Kiray! Ba't wala tong tubig? Di ba po sabi nyo purong kape? Teka, Kiray! Ba't wala tong tubig? Di ba po sabi nyo purong kape? Ano eh!
Okay, trivia lang. Speaking of coffee, dahil coffee yung gag natin. Pag Goin Bulilit, meron kaming laging contest ng mga kasama ko sa Goin Bulilit. Kasi, pagka naka-take one ka, meron kang Starbucks from Direct Bogot or dun sa EP namin. So, kapag papasok ka ng studio ng Goin Bulilit, meron dong Manila paper, nakalagay yung pangalan mo doon. Tapos may bilang yun kung nakailang take ka. Kapag naka-one take ka lang, meron kang pakape galing sa kanila. So, feeling lang namin sa Goin Bulilit laro lang talaga. And ganun namin ka-enjoy. Alam niyo po ba, since every Saturday yung taping namin, merong live si Tito Boy na news every Saturday. Eh, ang hallway ng ABS-CBN, isa po yung napakalaking playground naming lahat. Kapag dating na nung on-air na si Tito Boy, nung show na yun, lagi kaming pinapagalitan ng guardia sa news kasi ang ingi-ingi namin. Tapos natatandaan ko po, kapag alam na namin na malapit na kaming matapos, malapit na kaming mapack up, gagawa kami ng rason para tumagal yung taping kasi ayaw pa namin umuwi. Ganon kasaya po yung taping namin habang lumalaki kami. Yan yung childhood namin, yung Goin Bulilit talaga. Nandito ka na? Wala pa! Nasa parlor pa ako, no? Nagpapaganda. Ganon ba? Buti pa, bumalik na lang mamaya. Baka kasi, matagal lang ka pa sa parlor eh. Sige! Hay naku, may mga tao talaga na obvious na, tinatanong pa. At kung gaano kaloko ang tanong, dapat ganun din kaloko ang sagot. Bangon. Kitang-kita nyo naman po sa video, nakagigising na lang. Kaya po yung buhok ko naka-fly away. Yung tipong natutulog, Mans, ikaw na. Wala nang retouch-retouch, walang suklay. On the set agad. Tsaka kitang-kita nyo yung pagbabakil ko. Kita nyo yung talaga namang itinawid ko para lang sa libreng kape. Sa libreng kape. Life lesson, siguro, malaking parte ng career ko yung Goin Bulilit kasi hanggang ngayon sinasabi nila na ay si ano yung sa Goin Bulilit. So hanggang ngayon natatandaan pa rin nila ako sa Goin Bulilit. And siguro masasabi ko na iba yung training na binigay po sa amin ng Goin Bulilit. Isa siguro yun sa mga natutunan ko sa Goin Bulilit na sa lahat ng gagawin mo, may reward man o wala, dapat gagalingan mo lagi. Na until now, bit pa rin po namin yung ganong mindset sa hanggang lumaki na kami ever. So, yun talagang, kung tatanungin ako kung ano yung childhood ko, yun talaga Goin Bulilit. Kasi doon na ako lumaki, parang every Saturday yun yung sobrang nilook forward ko. Tapos, hanggang ngayon yung mga kasamaan ko sa Goin Bulilit, hindi lang yung mga artista, pati yung mga staff, and mga crew hanggang ngayon nakakasama ko sila. So, iba, sobrang special nung show na Goin Bulilit ko sa This has been Miles Ocampo para po sa Kapamilya React. Kaya naman maraming salamat po dahil sinubaybayan niyo ako sa Goin Bulilit at patuloy niyo ako minahal sa aking pagganap sa iba't iba pang mga karakter. Sana po ay nag-enjoy kayo sa konting oras na nakasama niyo ako and please po, sana po ay mag-ingat kayo palagi. Stay safe mga kapamilya and see you soon.